Hello mga boss, Louie Toribio, isang CAD operator. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-set up sa page layout, tapos gagawa rin tayo ng sarili nating title block. Kaya huwag natin patagalin pa, simulan natin. Intro. Simulan natin mga boss kung paano gumawa ng sarili nating title block. Nakikita nyo sa model ko may ginawa akong floor plan. Ang gagawin natin dyan sa susunod na video natin, ilagay natin dun sa ginawa nating title block ngayon. Tapos na dapat naka-scale siya. Na 1:100 na-scale siya. Paano ba gumawa ng title block? Ganito po yan. Punta kayo dito sa Ito sa baba, may makita kayong model tsaka layout. Ito kasi gumawa na ako kanina eh. Ayan, ito na yung mga sample ko. Sample, tsaka A3 na sample. Ayan. Gawa tayo dito sa A3. Ito. Punta kayo dito sa layout. Tapos, bukuin natin yung pangalan. Ayan. Right click. Tapos, bukuin yung pangalan ng my A4 size. Mga ganyan. Depende na sa inyo kung anong gusto nyo na rename. Tapos, okay natin. Tapos, ayan. Punta na tayo dito. Delete natin to. Ayan. Tapos, punta tayo sa page setup. Page setup. Modify natin siya. Tapos, punta tayo sa DWG to PDF. Yan. Kung wala kayong printer, i-import nyo doon sa PDF file. PDF na files. Ayan. Ito to. PDF files. Tapos, punta tayo dito. Hanapin natin yung A3 na size. A3 na size. Ayan. Tapos, 1:1 lagi. 1:1. Okay. Close. Yan muna tayo. Makikita nyo dito, may margin siyang nakalagay na. Ito. May nakalagay na margin. Tanggalin natin tong margin na nakalagay. Paano ba yung tinatanggal? Ganito po yan. Page setup. Modify. Tapos properties. Yan. Properties. Custom paper size. Ito. Custom paper size. Add tayo ngayon. Add. Use existing. Hanapin natin yung A4 size. Hanapin nyo lang. Ito. Narap natin. Next. Okay na yan. Next. Ito. I-0-0 nyo lahat to. 0 tab 0 tab 0 tab 0. Tapos next natin. Tapos rename natin. My A4 size paper. Paper. Yan. Tapos next natin siya. Next. Finish. Tapos okay natin to. Tapos hanapin nyo yung ginawa nating paper na size. Ito to. Hanapin natin. Siguro nasa taas yun. Ito to. My A4 size paper. Yan. Click natin yan. 1:1. Boom. Tapos display plot style. Check nyo yan. Tapos para maging black lahat. Pinutin nyo tong monochrome. Yan. Okay. Tapos okay natin. Close. Kita nyo siya. Wala na siyang margin na nakalagay yan. Totally na paper, papel na siya. Na walang margin. Ganyan siya. Sunod natin, gawa na tayo ng sarili natin title block. Gawa kayo ng rectangle. Rect lang. Command rect. Yan. Sa dulo siya. Click nyo sa dulo. Tapos click nyo din sa dulo. Yan. Click. Tapos offset natin na siya ng 20mm. Offset, 20. Yan. Ganyan na siya. Tapos punta tayo dito sa ginawa kong A4. Ang size nito, ganito. Ang size nito, DLI. 20mm to. Yan. Tapos, 4mm na tong mga to. Yan. Natin siya. Yan. Ganyan siya.
DLI. Ayan. Yan mga boss, ito. Ito yung size na ginawa ko. Copy muna natin to ha. Ilagay natin dun sa ginawa natin. Ito, dito. May A4 size. Punta tayo dito, tapos control B natin. Model natin, yan. Ang gawin natin ngayon, offset tayo ng 20. Line tayo dito. Offset natin siya ng 20. Yan. Tapos offset natin siya ng 4. 1, 2, 3, 4. Yan. Sakto-sakto na yan. 4 na siya. Tapos ang inuuna ko kasi, dito kasi, depende na sa inyo kung saan nyo ilalagay yung logo nyo, kung lagay nyo ba o hindi. Dito ko siya nilalagay. Rectangle na tayo. Line natin siya. Yan. Tapos yung, pakita ko lang yung, tapos text tayo. Gawa tayo ng text. Ano bang size nito? Text na to. Ang size nito ay 2.5. DLI. 2.5 to. Yan. Hindi siya kita kasi naka ano. Yan. Text natin. Para makita ko 2.5 siya. Project. Name. Yan. Baliktad, baliktad. Project name. Yan, yan. Project name. Yan. Tignan natin kung 2.5 mga ata siya. Yan. Pag tingin nyo din sa taas, makikita nyo yung size niya. 2.5. 2.5 yung text niya. 2.5 lahat. 2.5 lahat. Yan. Tapos, partition nyo siya. Ganun-ganun nyo lang siya. Kung ilan yung partition na gusto nyo. Pagkatapos niyan, pag nagawa niyo niyan, madali ang kakalabasan niyan ganito na siya. Move natin siya. Yan. Ganito na siya kakalabasan. Yan. Pwede naman kayo gumawa ng original na design niyo o pwede naman niyo itong gayahin yung sa akin. Move natin siya, move natin. Yan. Move natin. Yan. Ito yung size niya. Yan. Tapos, nilagay ko yung logo ko. Tapos, yung architect na nag-design. Tapos, yung civil. Tapos, yung registration niya. TIN number, PTR, issued, issued at mga ganyan. Tapos, sunod yung project name. Tapos, location. Sheet content. Tapos, drawing by. Date draw. Tapos, yung sheet number. Ganun lang kadali mga boss, gumawa ng sarili nating title block. Puno tayo dito, ayan. Ganun lang kadali gumawa ng title block. Tapos pag nagpiprint kayo, ang ginagawa ko kasi, ganito yung ginagawa ko. Control P, tapos Windows. Hindi dito ako gumagawa ay kumukuha ng margin. Tingnan nyo yung margin. Ganyan siya. May line siya dito na parang hindi sakto. Kaya ang ginagawa ko, dito ako sa loob kumukuha. Control P. Tapos, Windows. Dito kayo, dito na lang kayo kumuha para saktong-sakto siya sa gitna. Yan. Tapos, click natin siya. Center nyo siya. Tapos, pervious natin. Yan. Nakikita nyo siya, saktong-sakto doon sa papel na ano. Pag nag-print kayo ng A3, ayan na yung saktong talaga na scale niya. Ganun lang po kadali yung gumawa ng title block. Sobrang dali lang po, boss. Yan. Tapos sa susunod na gagawin natin, yung model na ginawa kong, yung floor plan na ginawa ko kanina, ito, nakikita nyo naman to. Try natin siyang i-plot doon sa ginawa ting title block na nang naka-scale. Tapos kung paano yung mag-set up ng mga scale na 1:20, kung yung model mo ba, 1:20 ba siya, or
1:50, mga ganun. Kaya mga boss, thank you sa panonood. Mag-subscribe lang kayo hanggang umabot tayo ng 1K. 1K sana. Kaya madami pa akong i-upload at ituturo sa inyo ng mga madaling tutorial sa AutoCAD para mabilis kayong matuto. Thank you sa mga nanood dito. Sana supportahan nyo ako lagi. Bye-bye!